kontrabandong nadiskubre noon sa New Bilibid Prison na ipapasok pa rin daw para sa mga high-profile inmate na inilipat sa custodial center. Ayon kay Senator Laila De Lima, mismong si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II di umano ang pumayag na mabigyan ng cellphone at internet access sa mga drug convict kapalit ng pagtestigo nila laban sa senadora. Itinanggi naman ito ni Aguirre. May report si Mariz Umali. Some of those who testified against me, mga drug convicts, rinestore nila yung mga privileges, including the use of cell phones and other communication gadgets. Pangako daw yun ni SOJ sa kanila when they agreed to testify against me. Ito ang impormasyong gusto raw ibigay ni Senador Laila De Lima sa miyembro ng Commission on Appointment sa Senado na siyang dumidinig sa appointment ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Sabi ng senadora, mismo ang kalihim daw ang nag-utos na bigyan ng cellphone at access sa internet ang mga drug convict mula sa Bilibid na tumestigo laban kay De Lima kaugnay ng umano'y drug trade sa loob ng kulungan. May hawak daw siyang matibay na ebidensya. It's the worst kind of hypocrisy. If SOJ Aguirre denies this, I have no choice but to share my proof. Ang sagot ni Aguirre, that's completely false. Bukor yan. May sariling pamunuan yan. Ang ibig bang sabihin ni Senator De Lima ay lahat ng nangyayari dyan sa Bukor ay dapat alam ng Secretary of Justice. Giit ng kalihim, hindi niya kinukonsente ang VIP treatment sa mga drug convict. Nang malaman ang akusasyon ni De Lima, inutos daw niya agad sa Bureau of Corrections na magsagawa ng investigasyon. Kasunod nito, binweltahan niya ang senadora. Gusto lang niyang ang mga issues ay palabuin because he knows that anytime darating lalabas na. Resolution lang naman, advance naman yung arrest warrant. Sa custodial center sa loob ng Camp Aguinaldo sa Quezon City, nakapiit ngayon ang 8 high-profile inmates na tumistigo sa Kongreso laban kay De Lima. Mismong AFP ang nagsabi, may na-monitor silang pagpasok ng mga hindi otorisadong gamit tulad ng cellphones at iba pang gadget, maging TV at executive chairs. Pero wala raw control dito ang militar. Dahil kahit pasilidad nila ang ginamit na detention, ang Bureau of Corrections daw ang namamalakad nito. Sila nang bahala with regard sa pag-determine sinong ikukulong doon, and then paano ililipat doon, paano ang pagmamanage, paano ang pagpapakain, paano ang pagbabantay. Noong December 2016, lumabas sa report ng AFP na maraming bawal na gamit ay pinapasok sa loob ng kulungan para sa convicted drug lords. Ayon din dito, sinabi raw ng mga nagbabantay na staff na pinayagan ni Justice Secretary Aguirre ang pagpasok ng mga ipinagbabawal na gamit. Isinumite ang report sa Bucor. Ang di lang sigurado ng AFP ay kung ginawa ng Bucor ang kanilang rekomendasyon. Ang rekomendasyon ng AFP ay una, baklasin lahat ang hindi autorisadong gamit o equipment na nakita. Ikalawa, ipatupad ng mahigpit kung ano ang mga polisiya hinggil sa tamang security procedure na i-observe sa loob ng facility. At ang ikatlo, ang immediate na pagpapakabit ng CCTV. Ang PNP Special Action Force o SAF ang nagbabantay ngayon sa custodial center. Kanina, nagsadya roon si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa para kumprontahin ang SAF kaugnay ng mga di umano'y nakakalusot na kontrabando. Eh, sabi niya, wala naman daw. Kung may pasok man dyan kung ano, that has to be from the DOJ or Bucor. Plano pa rin ni de la Rosa na paimbestigahan ang mga bantay na SAF. Tumanggi naman magpa-interview si Bucor Chief Benjamin de los Santos. Matatanda sa raid noong 2014 na pinangunahan ni Noy Justice Secretary De Lima na bisto ang magarbong pamumuhay ng mga high-profile inmates sa loob ng New Bilibid Prison. Sa mismo kubol ng mga drug lord, nadiskubre ang mga itinago nilang luxury items, kasama ang malalaking halaga ng pera, matataas na kalibre ng armas at ipinagbabawal na droga. Mariz Umali, GMA News.